dito sa TV5. Alagang kapatid. Sa loob ng bahay, kapansin-pansin ang isang harang na namamagitan sa mag-inang Baby at Ace. Pero tila hindi lang pira-pirasong kahoy at alambre ang harang na ito, kundi simbolo ng isang malaking hadlang na humihiwalay sa 27 taong gulang na binata at sa kanyang pamilya. Masama man sa loob ng kanyang mga kapamilya, kailangang ihiwalay nila si Ace dahil sa maaari nitong magawa sa kanyang mga mahal sa buhay. Hindi na siya malapitan at halos hindi na rin makausap na maayos. Humina na yung ano niya, mental alertness niya. Dati nautos-utosan mo siya, ngayon di na. Minsan nananakit siya pag ayaw niya yung ano, yung liliguan siya. Ganun ang epekto sa kanya. Parang sa tingin ko nga, lumala siya dahil kakabagok niya siguro yun. Taglay ni Ace ang sakit na epilepsy. Sa paulit-ulit na pag-atake, paulit-ulit na rin siyang nababagok na nag-iwan ng sari-saring peklat sa buo niyang katawan. Duda ng kanyang ina, ang madalas na pagtama ng kanyang ulo ang dahilan kung bakit nagkaroon ng problema sa pag-iisip ni Ace ngayon. Mas mahirap naman yung nawawala siya, di ba? Pag pinakawalan mo dyan, minsan nakaka-permission na sa kapitbahay. Siyempre, pupunta nga, ay baby, yung anak mo, ganun-ganito. Pupuntahan mo, minsan mananakit pa siya. So, pinifray ko nandun na lang siya sa kwarto para at least nakikita ko siya, alam ko siya kung saan bumabaksak. Kaya labagman sa kalooban ni Aling Baby ang desisyon pansamantalang tanggalan ng kalayaan ang anak, mainam na raw ito kaysa mapahamak siya at makapanakit pa ng kapwa. Isang kondisyon sa utak ang epilepsy na apektado ang nervous system. Resulta ng pag-atake ng epilepsy ang paulit-ulit at hindi mapigilang pangingisay ng buong katawan ng pasyente. Brain kasi natin, very complex organ yan. Pero if you can compare it to like a computer that thinks for itself, it has its own electrical network. Ang brain natin, kung meron kang epilepsy, merong parang electrical short circuit yan. Kasi we have networks within our brain, similar to what a computer has. Those nerve fibers are not normal, they're in an abnormal state. They fire electrical discharges spontaneously, wala sa lugar. So pag nangyari yun, pwede kang magkaroon ng epileptic condition wherein the seizures will recur. Bukod sa paulit-ulit na kumbulsyon, epekto rin ng epilepsy ang panginginig, pagkatulala, pagkabalisa, at kawalan ng malay tao. Para masuri ang kondisyong ito, kailangang sumailalim ang utak sa ilang procedure tulad ng electroencephalogram at CT scan ang pasyente. Dahil sa kakapusan, ilang taon na rin daw ang lumipas nang huling mapatingnan sa doktor si Ace. Dasal ni Aling Baby, sana ay hindi naman habang buhay na dalhin ng anak ang karamdaman na taglay na ni Ace mula pa noong 7 taong gulang pa lang siya. Kadalasang umaatake ang epilepsy sa mga batang may edad 14 pababa. Kilalanin natin ang batang si Tony na sa kanyang murang edad ay pasan-pasan na ang mabigat na karamdaman. Lapit! Lapit! 7 taong gulang na rin ngayon ang batang si Tony. Sa kanyang murang edad, mayroon din siyang epilepsy. Sinadya namin ang bahay ni na Tony. Magandang umaga po, Mami Elsie. Doc CJ po, sa Alaging Kapatid. Gano'ng katagal na pong nangyayari ito kay Tony? Mando, matagal na po. Kasi ano eh, nung last no na natake siya, talagang parati lang siyang ano namin, kumbulsyon. Parati namin dinadala siya sa um, center lang. Tapos nung time no na grabe na, itim talaga. Tirakbo namin sa ospital. Tapos abis sa akin, ano daw? Epilepsy. May napapansin ho ba kayo yung mga nagbibigay sa kanya nitong epilepsy na to? O yung mga trigger kapag nagkakaroon po siya ng convulsion?
Yun lang, yung kwan lang siya, bigla siya lang siya natutumba tapos nangingisay. Itim talaga upo, itim lahat siya. Yung kanyang mga kamay tsaka mga paa. Upo. Ganyan talaga siya. Oh. Sinasabing hereditary o namamana ang sakit na epilepsy. Pero sa pagkakaalam ni Elsie, wala raw epileptic sa kanilang pamilya. Ang isa pang itinuturong dahilan sa pagkakaroon ni Tony ng sakit ay ang pabalik-balik na lagnat ni Elsie noong ipinagbubuntis ito. Nagkaroon ng severe complications during delivery, sometimes during pregnancy. Rarely, after severe head injury or trauma, pwede yun. But kanya-kanya age group yan eh. In every age group, iba-iba ang usual profile ng epileptic conditions. Bibong bata si Tony. Hindi man niya ganap na naiintindihan ang kanyang pinagdaraanan, ramdam ng bata ang hirap tuwing umaatake ang sakit. Masasabi mo ba sa akin, anong mga nararamdaman mo pag kinukumbulsyon ka o nagkakaroon ka ng epilepsy? Masakit po ulo ko. Masakit ulo mo? Paano? Ganyan? Di ba sabi mo sa akin kanya? Ganon. Masakit yung ulo mong ganon. Oo, nahihilo ka rin ba? Dito po. Oo, masakit. Eh, yung mga braso mo, natatandaan mo ba kung tumitiga sila minsan? Po. Mm-hmm. Anong naranong? Tinatanong ko. Ano ganon mo? Eh, yung sa paa, paano nangyayari nun kapag ganon? Gumaganyan? Gumaganyan? Oo. Hindi, dalawa. Dalawa gumaganon? Ha? Opo. Si Tony ang bunso sa walong anak ni Elsie. Araw-araw, sa pag-aalaga ng kanyang pamilya, binubuhos ng ina lahat ng kanyang oras. Habang naghahanap buhay bilang construction worker ang asawa. Dahil sa hirap ng buhay, nakikituloy lang sila sa isang kamag-anak ngayon at walang permanenteng tirahan. Minsan, pag ginaatake pa siya, pupunta kami ng ospital. Minsan, wala kami budget. Tapos, bibili pa ng gamot. Kaya nahirapan po kami. Tapos, yung mga kapatid niya, nag-aaral pa. Yung mga lalo yung iba hindi nakapasok ng high school noong nakaraan. Tuwing umaatake ang epilepsy, mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga kasama sa bahay para mailigtas ang buhay ng pasyente. Ilayo ang inaatake sa mga bagay na maaaring tamaan niya para hindi masaktan. Ihiga siya patagilid para makahinga ng maayos at obserbahan ang oras ng pag-atake. Kapag lumagpas sa 15 minuto ang atake, dapat na itakbo na sa ospital ang pasyente. Si Aling Elsie, sanay na raw tuwing inaatake si Tony. Dati raw, halos araw-araw kung mag-seizure si Tony. Pero dahil sa iniinom niyang gamot na pampigil sa kumbulsyon, napapadalang na ang pag-atake. Sa halip, ang naging epekto ng gamot kay Tony naging hyperactive o sumobra sa kulit ang bata. Nariyan din ang madalas niyang pagsusuka. Mami, ang phenobarbital, isang tabletas sa umaga at saka sa gabi. Hindi naman ho siya kumukuha, nahihirapan ho kumuha ng tabletas. So, minsan nasusuka siya. Opo, noong na-time lang po na nagsuka talaga siya. Importante po na pagkatapos po kumain natin to ibigay. Mas makakapagbigay ho to ng problema sa sikmura kapag wala pong kinain. Buwan na rin daw ang lumipas nang huling bumisita sa kanyang doktor si Tony. Kaya naman ngayong araw, sasamahan ko na ang mag-ina sa ospital. Pagkakataon na ni Elsie para itanong kung ano ang mainam na gawin sa gamot na nagkakaroon ng hindi magandang epekto kay Tony. We assumed he was taking the right dose conscientiously. And if that were true, nagsiseizure pa siya, then may problema, hindi pa rin control. Mm-hmm. So which means you need to add a second drug. And either that or replace this with another drug. Naiiwasan naman daw ang seizures ng epilepsy basta tuloy-tuloy lang ang pag-inom ng gamot hanggang 2 taon. Parehong kalbaryo ang pinagdaraanan ng mga inang sina Aling Baby at Elsie. Umaasa sila na sana balang araw, ngumiti naman ang kapalaran at malagpasan ng kanilang mga anak ang mabigat na karamdaman. Walang ibang mabisang paraan upang mapabuti ang anumang karamdaman, kundi sa pamamagitan ng pagkalinga ng mga magulang.
at siyempre sa pagkonsulta sa mga doktor upang mabigyan ng sapat na atensyong medikal. Ako po si Doc CJ, ang inyong investigador.